guys, good afternoon po. So, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Jerry Padaong. So, nandito pa rin tayo ngayon sa aking pinagtrabahoan dahil hindi pa rin kami pinalabas. Yung ginawa ko na MCB box, hindi ko pa mapinturahan at hindi ko pa malagyan ng mga accessories dahil hindi kami pwedeng lumabas. Hindi ako makabili. O ang gagawin ko lang ngayon ay ikabit ko yung speaker at yung takip. Tapos ititesting natin. So buti na lang, very supported yung misis ko. Hinatid sa akin yung isa kong amplifier at para makatesting ako. Okay? So sa mga bagong nakapanood sa aking channel, please subscribe and press the notification bell para ma-notify kayo pag mayroon akong bagong upload na video. Okay? Doon naman sa mga subscribers, ngayon ko lang nalaman na mayroon palang galit sa akin or naiinis lang kasi nag-comment siya na minora ako dahil sa pag-shoutout ko, dahil puro na lang daw ako shoutout. Mayroon palang ganun. Okay? So, dahil ang dami nagpapa-shoutout kasi at hindi ko naman pwedeng palagpasin na lang or i-chokwera kasi ang dami nito. Okay? Baka ito namang nagpa-shoutout ang hindi ma-shoutout ang magalit sa akin. Okay? So, shout out kay Nato Opolgensia. Shout out kay Lawrence Pinlac ng Vancouver, Canada. Shout out kay Manuel Capistrano. Shout out kay Nelson Villegas. Shout out kay Paul Aliganga ng Cebu. Shout out kay Federico Sumil Jr. ng Aklan. Shout out kay Roy Peloton. Shout out kay Alexis La Pastora ng Bukidnon. Shout out kay Mison Fisterman. Shout out kay Darlene Shin Kalampug ng Kalapi, Bohol. Shout out kay Johnny Munanapa Huda ng Ayala, Alabang. Shout out kay Nonilen Lirasan ng KSA. Shout out kay Dario De La Torre. Shout out kay DJ Tibbs Remix ng Masbate Mix Club. Shout out kay Charlie Optina. Shout out kay Sandy Musa Andalis ng Riyadh, KSA. Shout out kay Richie Barredo. Shout out kay Alan Plazos. Shout out kay Simplicio Andoyo. Shout out kay Atoy Maulion ng Lipa City. Shout out kay Juan Ramos. Shout out kay Ryan Olarte ng Quezon City. Shout out kay FFGH. Shout out kay John Boy Manching ng Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out kay Danden Pano ng Tuwaw, Cagayan, Bali. Shout out kay Welvin Lauron ng Tabango, Leyte. Shout out kay Jere Estayan ng Valenzuela. Shout out kay Gilbert Tolete ng Baguio City. Shout out kay Catherine Pia ng Agusan del Norte. Shout out kay Nestor Montejo. At shout out kay Andres Bonifacio. Meron pa lang ganun. Nabuhay si Andres Bonifacio. Okay guys, meron pang ibang nagpapa-shout out, hindi ko masama ngayon kasi medyo maraming nagpa-shoutout dahil doon sa ginawa nating MC box, no? Ang dami nag-comment at ang dami ring nagpapa-shoutout. So,
Yung iba, hindi ko nasama dahil ang dami na. So, next vlog, baka next, pag gumawa na ako ng RC8 or L-Ported, alin lang dyan sa dalawa. Okay? Doon na lang i-shoutout ko yung iba. Huwag lang magalit yung mga ibang hindi gustong magpa-shoutout dahil ang daming magpa-shoutout. Hindi ko matanggihan yung magpa-shoutout. Ngayon, ang gagawin natin, kabit natin yung speaker, yung takip, saka testing. So, mayroon akong mga Twitter at dinadala ko yan dito, dinala na aking misis. Very supported naman siya sa akin. Kaya dinala sa akin dito para makapag-testing ako. Okay? So, tara! Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Okay guys, yung ating MCB hindi pa natin yan mapipinturahan dahil sa hindi kami pwedeng lumabas, hindi ako makabili ng pintura. So ilalagay ko lang yung speaker ngayon para matesting natin. So yan, mayroon akong tweeter, yung isa kong amplifier, Sakura 735, para matesting natin yan, at saka laptop. So yan lang ang gagamitin natin ngayon para matesting lang yan. Okay, dito sa harap guys, yung kanyang takip, ito yung takip dito sa tapan. Yan, ganyan siya. Tapos bubutasan ko yan para sa kanyang mga tornilyo. Okay, dito sa loob, yan yung loob ng MCB. So silyado siya guys, wala siyang butas kasi design yan sa mga hard bus. Okay, dapat yung ilalagay natin na speaker dyan ay matigas angkon, kasi pag yung mga malambot angkon ng speaker, delikado mapunit kasi wala siyang lalabasan ng hangin, silyado siya. So yan, naglagay na ako ng guide dyan para yun yung pinakagilid ng speaker. Yan. Tapos yung bubutas na lang tayo dito para dito natin ilusot yung wire ng speaker diretso dito sa likod. Dito tayo magbubutas para yung lulusutan ng wire. Okay? So lagay na natin yan. Okay guys, ito na yung wire ng speaker natin sa likod ng ating MCB box. So dito guys, wire lang muna kasi temporary lang naman to
dahil integrated lang naman na amplifier ang gamitin natin. So paggamit na tayo ng power amp, guys, so lalagyan na natin yan siya ng speak on. Okay, ganyan, speak on siya. Pagka power amp na yung gamit nating amplifier, dahil yung sa power amp, speak on na ang gamit niya. Okay, so ngayon integrated pa lang yung gamit natin amplifier, so temporary lang muna ang ganyan, wire lang muna. Okay, guys. Dito naman sa screw natin na gagamitin sa speaker, wood screw lang muna yung gagamitin natin. Yan, dahil temporary lang muna yan. Pagka professional na install ng speaker, guys, yung ginagamit niyan yung mga T-nut na T-nut. Okay? Kasi yung T-nut matiba yun, kasi mayroon na yung nut sa dun sa likod, at dito mayroon siyang washer. Okay? At ito naman, nabibili lang to sa 150 pesos lang, 1.50. Samantalang yung T-nut, pag binili natin yon, nasa 15 pesos ang isa, hanggang 20 pesos. Pares na yon, mayroon na yung nut, mayroon na siyang washer at tornilyo. Yun ang T-nut. So malaking diferensya ang screw na ganito at yung T-nut, napakamahal. Pero sa professional na gamit, yun talaga ang ginagamit, yung T-nut. Okay? Dito naman sa takip, guys, instead na T-nut ang gagamitin natin, ito yung ginagamit ko, TX screw. Okay, yan, pang kahoy din siya, malalaki yung kanyang thread. Okay, yan ang gagamitin natin dito pang screw sa takip. Nabibili lang ito ng 2 piso, samantalang yung T-nut 15 pesos pataas ang presyo nun, isang teraso. So matipid din siyang gamitin at matibay pa din. O, kailangan lang siyang putasan dito para malulusot siya.
Okay guys, so tapos na yung pag-connect natin. Testing na natin yan. Para matapos na. Okay. Yan guys, nakapagay na natin yung amplifier. At saka yung laptop. So select na tayong music. DJ Demo Tricks. Guys, ganun lang no. So kahit sa Cora 735 lang guys, kaya niya yung patunogin yung 1500 watts na speaker. Kahit yung sa Cora 735, 700 watts lang yan per channel, pero mapatunog pa rin niya yung 1500 watts na speaker sa buffer, pero hindi ganun kalakas kasi mababa lang yung watts, less lang watts. At least, napatunog na natin at natesting natin yung ating MCB box. Okay? So, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel and press the notification bell para ma-notify kayo pag mayroon akong bagong upload na video. Okay guys, so next video, gagawa tayo ng RC8 or L410. So, pag-isipan ko kung anong unahin ko. Okay guys? So sana huwag kayong magsawang manood sa aking channel at salamat. Thank you.